Ilang days na to? Yung last week na to. Buti hindi nangangati yung ano mo. Hindi na. Pero over glue, grabe. Doon niya. Hi guys! For today's vlog, meron naman tayong bagong client. Nagpa-home service. Binabaran ko muna ng lash remover yung eyelash extension niya para matanggal. Then after 25 minutes, ito na yung mga natanggal kong lash extension. Binabad kong mabuti yan tapos dahan-dahan ko lang siyang inalis. Kasi hindi pwede biglain, baka masaktan yung or madamage ang kanyang pilik mata. Yung lash removal na ginagamit ko dyan ay gustong gusto ko nga kasi mabilis siya makadurog ng mga glue. Sa pagtatanggal nga ng lash extension, kailangan dahan-dahan lang po ang paghila ng lashes. Huwag po pipilitin. Baka magsaktan si client. Sa part na nga niyan ay ginagamitan ko lang siya ng cotton buds para alisin yung mga sobrang lash removal. After kung ilash bat ang kanyang mga pilik mata, ito na ang kanyang eyes. Tapos yan, naglagay na ako ng primer bundle sa kanyang pilik mata. Ginagamitan ko lang siya ng mini pan para make sure na tuyo ang kanyang lashes bago dikitan ng lash extension. Ang request nga ni client ay wispy volume. Pero sabi ko sa kanya, yung pagka-volume ng lashes niya is ang lalagay ko lang ay 3D. Kasi napansin ko nga na ang natural lashes niya ay medyo manipis. Pagkatapos kong ang dikitan, yung natural lashes niya ng lash extension, ay nilagyan ko na siya ng bundle. Flex ko na nga rin pala itong ginagamit kong mini pan. Sobrang nagustuhan ko nga siya dahil sobrang tagal niya bago malobat. And here's the final look. Wispy volume nga ang ginawa kong lash extension ni client. Tapos nag-proceed na kami sa nails extension niya. Ito yung nails ni client bago ko siya gawan. Ang gusto nga ni client is polygel lang ilagay ko sa kanya. Pinrep ko muna yung nails ni client. Then, dinikitan ko na siya ng soft gel tips. Nag-apply na rin ako ng dehydrator and primer. Tapos noon, nilagyan ko na rin siya ng base coat and then cure ko siya for 60 seconds. Tapos, nilagyan ko na rin siya ng polygel. Then, binuff ko na din po. Then, in-applyan ko lang siya ng GL Multi-Purpose Glue for the base color. Then, nagpalagay lang siya ng French tip. Tapos, nilagyan ko rin siya ng cuticle oil. Yun lang. Thank you for watching.